bali, nandito tayo sa ating Photoshop, no? Kung mapapansin nyo, meron dito yung jersey template. Na, yan. So, bali, gagawa tayo ngayon ng jersey design. So, paano ba ginagawa yon? Dito, ituturo ko sa inyo yung basic steps, syempre. Hindi naman yung mahirap. Yung basic lang naman. So, sige, bali, umpisa natin. Ito, itong template na to, kung sakaling ano, ilalagay ko sa description yung link. Itong ano nito, itong template na pwede nyo magamit. So, ito na siya, no? Pero hindi ito yung mismong gagawin natin, no? Kumbaga, ito, pinakang template lang. So, gagawa tayo ng panibagong design or kulay na ilalapat natin dito sa jersey na to. So, kung halimbawa, nakagawa na ako dito sa template na to, kung ano yung process, kung ano yung flow ng pagkakagawa o pagkakasunod-sunod, yun din yung gagawin dito, and dito. So, depende pa rin yan sa inyo kung anong design yung gusto nyo. So, lalagyan natin to. Umpisa na natin. So, dito, una natin gagawin is gagawa muna tayo ng pinakang, yung color niya, yung pinakang background color ng jersey, no? So, yan. Gagamit tayo pen tool. So, dito natin umpisahan sa may liig kasi ititira natin iba yung kulay ng liig na gagamitin natin. Yung mga linings. Diretso lang. At nakuha na. Tapos dito, didiretso ko kasi ikiklipping mask ko naman yan. Tapos, tayo solid color, kunin natin yung kulay or yung background na gusto natin para dun sa damit. Yan. Or kung ito, ito na lang gagamitin ko. Tapos, clipping mask natin. Create clipping mask. So, nandun na siya, no? Delete pad ko lang ito. At wait lang, okay na. So, okay na siya. So, ang gagawin naman natin, na next natin na gagawin is yung lining dito. Kanina, may nakita kayo, pag dinisable natin to, makikita nyo yung may guhit, no? So, yun yung gagawin naman natin ngayon. Next natin. Pwede natin itong i-disable muna para makita natin yung guhit. Kung yan din yung pattern na gusto nyo sundin o kung gusto nyo mas malaki pa. Pero ito lang yung pattern na gusto ko. Pen tool, tapos tapat mo dito sa dulo. Ngayon, click mo tong gitna. Click mo niyang gamit din yung pen tool. No? Pagka-click mo dyan, tapos press mo yung control, then hilahin mo ulit. Drag. Para makuha mo yung ano bend na gusto mong makuha. Pag okay ka na, okay na yan. Next natin dito, click natin dito ulit. Sorry. Dito, kasi nandito siya. Tapos, click natin dito. So, ganun din yung process. Click natin dito. Tapos, drag. Tapos, yan. Okay na. Ganun ulit, solid color, then pwede kang kumuha ng ibang kulay ng gusto mo. So, okay. Tapos, create clipping mask ulit natin para magsama siya. No? Tapos, pwede mo na itong enable. Yan. Tapos, no, yun, adjust mo na lang. Transform. Para yung ano. So, meron siyang hindi nakuha, no? Dito sa part na to. So, gawin natin. Dahil naka-clipping mask din naman yan. Lagyan pa ulit natin. Pen tool. Naka-clipping mask pa rin yan. Tapos, pagsamahin ko na lang. Invert smart object.
Go. Tapos yan, di ano lang natin to, duplicate, duplicate layer. Tapos control T natin, tapos nilagay natin dito, tapos flip horizontal. Na. So, malapit na siya, no? Kung may dadagdag ka pang kulay dito sa part ng lining, pwede mong dagdagan. Depende din sa'yo. Ganun lang ulit yung process. Kung halimbawa, dadagdagan mo ulit na isa pang kulay. So, gawa ko ulit ng curve dito. Tapos, ganun. Ibababa mo lang. So, pero ito yung jersey na gagawin natin. Simple lang muna. Tapos dito, di ba minsan meron ditong guhit. Pwede din naman yon. So, gagawa tayo ng guhit dito para yan. Ganun lang ulit, solid color. Tapos yan. Tapos, flipping mask ulit. Kaya ba? Create flipping mask. Yan. So, ganyan na siya. So, depende naman sa'yo yan. Ngayon, kung gusto mong baguhin yung kulay niyan, pwede naman. Kung halimbawa, ganyang kulay naman. Para may kakaibang kulay. So, ibaba natin to dito para nasa ilalim siya nung itong ano to, part na to. So, itaas natin siya. Yun. Diba? Yan. Ngayon, dito sa taas, dito sa panliig niya, depende sa inyo, depende sa layout na gusto nyong gawin pa rin. So, kung halimbawa, babaguhin natin to. Diretso na natin dito muna. Tapos, gawa ulit tayo ng solid color. Ngayon, halimbawa, ito pa din yung lining na gusto mo. Yan na lang yon. Tapos, clipping mask ulit natin. Create clipping mask. Ngayon, i-convert to smart object ko to. Then, i-rasterize ko siya pala. Para ma-edit siya, no? Ngayon, bababaan ko muna yung opacity. Para makita ko kasi ikakat natin yung pinakang gitna niya. So kasi nga pattern nga 'to, di ba? So para matanggal natin tong part na 'to. Tapos, so yan na 'yon. Right click, make selection, so 0 lang. Okay, then delete. Okay, okay na yan. Tapos, itaas na natin to, yung opacity niya to 100. Then, next natin, so yung ilalim niya, no, parang ano, pwede natin siyang lagyan ulit ng panibagong layer naman. So, nasa ilalim naman siya. Solid color. Ito yung kunin natin. O, mas darker ng konti kasi ilalim na siya eh. Yan. O, dito may sumay, ano. May naiwang konti. Sasamahan na natin siya. Wait lang ha. Yan. So, nakaka-utay na tayo ng konti, no? Nakaka-adjust na, no? So, lalagyan na lang natin ng text. Or simpleng text lang. O pwede naman, ano? Depende naman kasi meron kasing design na sublimation yung design nila. Pan-sublimation. So, yun yung kahit maraming design, kahit sobrang dami. Pero ito, kung halimbawa,
papatahin nyo talaga. So, kailangan simple lang din kasi para hindi masyadong mahal yung magastos. Halimbawa, ayan, lalagyan nyo ng ano, team name. Angat mo lang. Tapos, bebend ko na ang konti. Pa-arc. Babaan natin. Control D, transform. Tapos. Yan, tapos lagyan natin ng number 1. Tapos kung may logo kayo para dito, so lagay nyo din or yung mga sponsor nyo. So gagamitin natin tong Hydro. Yan. Ganyan lang ng konti. So, yung iba kasi ginagamit Nike or Adidas, Macbeth, or any brand na gusto nyo gamitin. So, ang ginamit ko lang ngayon is Hydro, no? So, okay na yan. Okay na ako dyan. So, para wala tayong maging problema. Kasi dyan sa Hydro, nagtatrabaho din ako dyan. So, check out nyo yung ano, website namin, projecthydro.org. Yan. So, okay na siya, no? Kung mapapansin mo, buo na. Ngayon, yung process na ginawa natin, yung flow, kung paano natin ginawa yung jersey design dito sa front, ganun din naman sa harap. So, halimbawa, ito, pwede naman natin itong i-copy. Didiretso natin dito, no? Gagawin na lang natin siya para mabuo na lang. Wait lang, ha? Yan. So, para makuha mo ulit yung lining, ganun lang din. Ito, copy mo dito, tapos drag mo lang siya dito. Copy layer lang yon, copy layer. Tapos yun, papantay lang natin tamang pagkakapantay-pantay niya. So dito, magdadagdag na lang tayo ng pinakampang batok niya, no? So ibababa natin ulit yung opacity. So ito yon, at least may pattern tayo. Tapos click ulit sa gitna, tapos control. Tapos baba mo. Yan. So, okay lang yan. Kahit ano. Yan. Dito. Dito. Click. Sorry. Solid color. Itong kulay natin kanina. So, yan na siya, no? Tapos, tataas na lang ulit natin yung opacity. So, ganun lang. Kasimple, diba? So, halimbawa, ito, ulit yung logo mo dito sa may batok naman niya. Kung ano man logo yung gagamitin nyo, then yung kanyang apelido. Pwede mo na rin ito yung gamitin na layout. Kung naka-curve or straight line na lang. Kung hindi mo nagagamitan, pwede naman. Diba? Antay lang natin. Ulit.
So, ganun lang. So, ito pala, wala pa. Balik natin dito. Copy lang din natin. Tapos to, dito. Meron ka ng jersey design. So, sa short, depende sa inyo. Ganun din naman yung pattern niyan. So, halimbawa, lalagay nyo itong kulay na to dito. Or ito, dito sa may gilid din. Isang straight line, pa ganun. So, okay na bala. Depende na sa inyo. So, okay na yan. So yun guys, no, bali natapos na yung tutorial natin. Pero sinasabi ko nga, hindi nyo naman kailangan gayahin yung tinuturo ko sa inyo. Kumbaga yun, pattern lang kung paano gawin, no. So halimbawa, katulad dito, itong ginawa ko, after ko ng tutorial natin, nung pagkakadesign na yun, dinerecho ko muna itong image na to. So kung mapapansin nyo, nilagyan ko siya ng ibang design, no. Nilagyan ko siya ng Kobe. So para pag sinabli siya, kita pa rin yung Kobe Bryant, then kita pa rin or readable pa rin yung mga text, no. So ganyan yung pwede nyong gawin. So ganun nga lang din yung process, i-clipping mask nyo lang din, dagdagan nyo lang ng mga ideas o lagyan nyo lang ng mga lining pa, konting lining yung mga guhit-guhit na ginagamit niyo. So ganun lang naman yung lahat. So lahat, hindi ko naman sinasabi na gayahin nyo yung ginagawa ko. Tinuturo ko lang kung paano yung pattern, and yun nga, disclaimer lang, hindi naman po talaga ako professional na layout artist ng mga jersey, ano. So nakakagawa lang din naman ako, nakakautay din. So ayun, kaya may konting alam din naman kahit papaano. So yun lang, maraming salamat. Please like and subscribe at pakihit mo na rin ang bell notification para updated ka sa iba pa mga videos. Thank you for watching.